Okay. Isang magandang hapon po sa inyo lahat sa buong kapuluan, sa mahal na bansang Pilipinas and another nation. Kung ako pa po ay sasagi sa inyo, ako po ay taga Bulacan. Tinawagan po ako ng Inang Birhen dahil may papaliwanag po ito para sa tao. Kaya kung sakali naman po na isang pambihirang pangyayari, isasalaysay ang utos po sa akin, isasalaysay ko po ang mga karamdaman ng tumatapos sa mga kababaihan at kalalakihan. Na kung sakali man na ito ay datapos sa inyo, naririto po ang hiwaga ng balita akin ngayon, kapatiba. At saka yun po. Ang lahat po ng dito. Ito po babasahin ko. Isang magandang pabalita ng Diyos, paliwanag sa tao sa buong mga katauhan, babae o lalaki. Uunahin ko dito sa pangkalalakihan. Kayong mga lalaki, ang mga karamdaman tatapos sa inyo ay prostate, sakit sa bato, fistula, almoranas, at lalo na sa colon cancer. Naririto ang mahiwagang paliwanag ko sa inyo na kung sakali man na ako'y nasakpat nyo, dahil ngayon ay March 25. Ito po ang panggagamot na ipaliliwanag ko sa inyo at magiging alaala bago magmahal na araw. Sa colon cancer, para hindi kayo maoperahan, ito lalagyan ng tubig na maligamdam. Pagkatapos, ito lalagyan nyo ng lamis. Tapos, ito susunod nyo sa video. Ang una rito, right side colon. Sa gitna, yung bang tawag doon eh, yung basura sa bituka. At sa kaliwa naman, sa ihian. Kaya kung sakali, sa kalalakihan, hindi kayo dapat puro opera, puro biyaka, wawa naman kayo. At lalo yung sakit sa bato na tumataas ang creatinine. Ito rin ang mahiwagang panlunas na ginagamit ko sa lugar ng barangay Tabigi Ginto, Bulacan, as mother of all. Kaya kung kayo merong katanungan sa mga karamdaman, buksan nyo lamang yung Facebook nyo. Gagaan ang kalooban nyo. Maglaga kayo ng daong bayabas, iinumin nyo. Mga kapatid, napakabigat ng maoperahan sa bato. Dahil kapag kayo dinialysis, pan-lifetime na iyan. Kaya, kung ito man makikita ninyo ang lapatiba na ito, tubig na kulok, ang paglilinis ng bituka ng tao, 4 na beses isang taon. Kailangan ito masubaybayan ninyo dahil ito kailangan ng mamamayang Pilipino. Kaya bumabati ako sa inyo lahat. Hindi nyo mararanasan ang magkaroon ng piksa sa puwet, pistula. Hindi rin nyo mararanasan para umihi kayo ng dugo. Kaya kung ako man, nakita ninyo dito, nasa Facebook, pakinggan nyo lahat ito. Ipapaliwanag ko rin ang sa mga kababaihan dito sa breast cancer. Ang breast cancer, ang pinagmumulan, nagkakaroon ng pilipit, natutuyo ang hangin sa uterus. Pag kumipot ang hangin dito, hindi epekto sa suso, nagkakaroon ng cyst. Kaya, naririto ang magandang paliwanag ng mother pa rin ang Bulacan. Huwag kayo basta pa-operan ng pa-opera. Kinakailangan magtiwala tayong lahat sa Panginoon. Dahil ito ang ating mariing kapanalig, kakampi, na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Lalo-lalo na kapag kayo may buwa, kapag ang kolon ninyo ay marumi, umuusli yung sa kababaihan, straight na sa tabi ko buwa. Itanong niyo sa akin kung bakit at saan nagbumula. Kasi punong-puno ng bakterya yung loob ng tiyan nyo. Umaapaw yung kasangkapan ninyo sa loob ng tiyan. Kaya kung sakali at maririnig ninyo, may lunas pa ang mga babaeng may buwa. Yung nakaluwari ito hindi makalakad, inuugoy tutup-tutup ang harap. Kaya kung sakali man at nasakbat nyo sa Facebook ang Amparo Santos, ang paliwanag ngayon sa mamamayang Pilipino,
e tungkol sa lahat ng karamdaman na dumadako sa mga tao na hindi kayang ipaliwanag sa kadahilanan pag naroroon na yung karamdaman na yan. Abalang-abala na kayo ng pagpapacheck up, gulong-gulo ang buong pamilya. Kaya kung sakali man, ang pagtuturo na ito ay isang napakaganda para mahabol ninyo ang inyong mahiwagang karamdaman. Ang aking masasabi sa lahat ng karamdaman ay may lunas. Lalo-lalo na doon sa mga nagsisipag-aral na new generation. Kapag kayo ay nagko-computer, lalo ang kinukuha niya abogada or abogado, huwag kayo agad-agad maliligo sa kadahilan ng nalalamigan ng utak ninyo. Dito nagaganap yung stress, pulmonary, rayuma at lahat ng bagay. Babasahin ko na lang po. Isang magandang paliwanag ng Diyos sa mga mamayang Pilipino na kinakailangan sundin at subaybayan ang binigkas sa araw nito, March 25, 2023. Ang lahat na ito, kung kayo ay maniniwala, ang lahat ay nalulunasan. At lalo-lalo na yung tubig sa baga. Kapag kayo ay inom ng tubig, mamamahinga muna kayo ng 30 minutes bago kayo mahiga para maiwasan ninyo ang tubig sa baga. Ano pa at napakagandang paliwanag na dinayo ni Mother Paring dito sa Baguio na sasabihin ko sa inyo na ako'y tinawagan sa totoo lang parang hindi ko na makakayanan. Pero ano ang ginawa ko? Pinilit kong sumampa dito sa lugar ng Baguio. Marahil naman kung ito ay mapapakinggan nyo, may titin mo sa inyong isipan. Magkakaroon kayo ng alaala, kasagutan sa inyong damdamin, sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya. Kaya kung anuman ang inyong narinig, merong maituturong sa inyo ang lahat ng bagay. Sa kabila ng lahat, hindi ninyo makakalimutan ang lahat na ito dahil ang Diyos ang namatnubay sa lahat ng bagay. Isang larawan ng Inang Birhen ang nananawagan. Aking mga anak, ako ay naririto. Nananawagan sa inyo na ang aking paliwanag ay napakaganda. Hindi basta-basta rebulto lamang ako na nakatayo. Pero kung kayo ay nauunawaan nyo ang sekreto ng aking lugar, ngayon nyo malalaman. Ang Inang Birhen, kapag kayo ay may karamdaman na, Inang Birhen ang makakasama at makakatulong ninyo na susubaybay sa inyo. At pinasasabi din sa akin, babatayin ko po, pinasasabi din sa akin na kung kayo ay nasa panig na ng karamdaman, tanging Inang Birhen na ang inyong makikita na ang ibig sabihin, siya ang sasalubong, siya ang magbabantay, siya ang magpapaliwanag sa lahat ng bagay. Kaya kung, kung si Mother Paring Man ay naririto at nagsasalita sa inyo, binuksan ko ang pintuan nyo, lalo-lalo na ang may mga karamdaman. Kahit po saan sulok ng mundo, saan sulok ng mga bahay ninyo, magtulos kayo ng isang kandila. Ipapasok ko sa inyo ang magandang paliwanag para maintindihan ninyo ang makaliwanag. Ano at ibinalita ko sa inyo ang ibig sabihin ng pamamaraan. Ipaghalimbawa nyo aking mga anak. Kayo ay may anak na matigas ang ulo. Kinakailangan na ito ay inyong subaybayan, inyong tulungan. Huwag nyong masyadong kagalitan sa kadahilanan hindi nakabubuti ang galit sa anak. Hindi nakabubuti ang pagkakagalit sa tahanan ng bilang mag-asawa. Kinakailangan na ito para rin sa sakyan na uunawain nyo. Sasakyan yung mabuti, liliwanagin ninyo, at sa bandang dulo, magkakaroon din kayo ng pagkakaunawaan na hindi nyo sukat akalain na ang pag-aasawa dahan-dahan na nakukuha ang grado, ang pagmamahalan, at ang tagal, at ang unawaan. Kaya ang pagkadayo ng Mother Paring ng Bulacan sa Inang Birhen ay isang pasabog na pangungusap
na kinakailangan buksan ninyo ang inyong tahanan, ang inyong isipan, ang inyong mahigsing isip, palaganapin ninyo. Huwag kayo basta-basta na mabubuhay lamang ng ganyan. Gamitin niyo ang wastong pamamaraan kung paano kayo nagtagal sa mundo. Ganon din ang tagal na gagawin yung serbisyo na kung kayo ay pumanaw. Maganda ang magiging liwanag ng inyong iiwanan. Maganda rin ang magiging liwanag ng inyong mga sulok ng tahanan hanggang anak, manugang, kaapu-apuhan. Ang ibig sabihin, ang buhay ng tao ay palit-palit lamang. Pasadya dyan. Pababa ng pababa. Ngayon, pag kayo naman ay bagong sumisibol, pataas naman. Pero kapag kayo ay umabot sa matanda na kayo, pababa naman. Kaya kung sakali man, aking mga anak, na kayo ay aking binulahaw sa araw ng March 25, 2023, isang mariing itong paliwanag sa lahat ng mga karamdaman. Sikapin muna ninyo na gumawa muna kayo ng part 1 sa pag-aayos, paghahanda, pagsusuri ng lahat ng bagay. Lalo-lalo na sa ngayon, ang karamdaman ng tao ay sa bato. Ang sa bato, mamamanas kayo. Mamamaga kayo para kayong palakang araneta na lalaki ang tiyan nyo. Kumpleto yan. Kumpleto sa baga, kumpleto sa abdo, kumpleto sa atay, lahat ng bagay na, maging sa isip, sa puso. Kaya kung kayo man ay aking sinabihan, kapag ang creatinine nyo, ang taas lamang ay 500, huwag kayong matatakot. Ang pinakadelikado, 1-2, 1-5. Ano na kayo, plastado. Pero kapag ang inyong creatinine at nasa 800, huwag muna kayong magpapadialysis. Maglabatiba muna kayo. Uminom kayo ng langis ng yog. Ang pag-inom ng langis, coconut oil, magpapalangis kayo. Tatlong araw kayong iinom ng lima, umagang maga, walang labanat yan. Lima, 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 sa loob ng tatlong araw. Yung creatinine na yan, itatain niyo yan. At saka pa lamang nyo, sasabayan ng labatiba. Kaya kung ako man ay nagsadya dito, hindi ninyo makakalimutan. At matatagpuan nyo ito sa Facebook, ang Paro Santos, YouTube, inulit ni Mother Pari, Mother Pari. Kaya dahan-dahan nating hahawiin ang kurtina sa paniniwala. Kahit pag kayo ay naniwala, may ganting kayo ay may ganting pala. Hindi naman ang lahat ay paniniwalaan. Kinakailangan na ang tao hindi baling mahirap kausapin. Ang isang bagay, 10 beses isipin bago magdesisyon. Kagaya ipaghalimbawa ninyo na kayo eh may titulo, huwag nyo itong palipa, huwag nyo itong ipagkakatiwala ng basta-basta. Hindi baling kayo ay magbigay Xerox. At ang mga papel na hinahawakan nyo, iingatan nyo yan. Dahil nadidiyan ang sekreto ng buhay ng isang tao. Kaya hanggang kayo ay tumatanda, nag-aaral ang tao sa lahat ng bagay. Kaya kung ako man po, eh naririto, nakita nyo na nasa Baguio, umahon po ako dito na ako'y tinutusan. Na ang number one ko po, sinunod dito, yung pagtawag ng inang birhen na sa pangkasalukuyan, kung sakali man na ang inang birhen ay nasa sa inyo, lalo yung damong tingin, ayusin nyo ang magandang batas patakaran para magkaroon kayo ng kapanig, kakampi sa paniniwala at kagalingan. Tanging ang Diyos ang ating sandigan sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating buhay, ikabubuhay, na hindi natin kaya ipaliwanag sa kadahilanan kung may pasimula ay may wakas. Lahat tayo ay magwawakas. Kaya lang, dahan-dahan ito ang tinataniman
at naroroon ang kahiwagaan na papalit at ahabaan yung to ng sandaibigan. Lalo-lalo na sa ating mga kinalalagyan, lagi kayong mag-iingat, lalo-lalo na ngayon sa mga kakilalang mga tao. Hindi baling kayo maiksing mangusap, basta laging matalas lamang ang inyong tainga. Kinakailangan sundin nyo ang batas alituntunin na hindi basta-basta maniniwala. Pero kapag sa Panginoon, ibigay ninyo ang sagarang paniniwala at diyan ang makapagbibigay sa inyo ng kaligtasan. Sa kabila ng lahat, aking mga anak, kayo ay tinimbang ko para mahusto ang timbang ninyo. Dahan-dahan yung mararamdaman ang talab ng paramdam ng Diyos kay Mother Pauline ng Bulacan. Lalo-lalo sa lahat ng karamdaman, dahil ito ay napakariing paliwanag. Ito na paglakad ng Mother Pauline sa Baguio ay isang napakalaking puhunan, hirap, sakripisyo. Ulan, tinitiis ni Mother Pauline. Ang init, tinitiis din ni Mother Pauline. Ang bigat ng paghapag, tinitiis din ni Mother Pauline. Kaya, naririto ako sa inyo at kaharap nyo ako na bilang ribulto na nagpapahayag sa inyo na kararahan kayo, dahan-dahan kayo, ibigay nyo ang kasiglahan sa inyong kakayanan. Pero, kapag kayo, aking mga anak, eh may karamdaman na nandiriyan na ang bigat at sikreto ng dadali ng isang tao. Ano pa at napakahaba at napakarami ang ibinunga ng liwanag ng kandila ng isang babae ng Bulacan ang dumayo rito sa Baguio para magpahayag. Mga minamahal kong naniniwala at nakararating sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigiginto, Bulacan, binabati ko kayong lahat. Ipagpatuloy ninyo ang inyong magandang alituntunin sa buhay ng isang tao. Ito lamang ang tangi kong maiiwanan sa inyo, isang paalala ng isang matandang babae ng Bulacan. Hindi ninyo makakalimutan sa kadahilanan. Lagi akong nagbibigay sa inyo ng abiso, paliwanag. Basta huwag niyong kalilimutan ang lahat ng bagay. Sa kabila ng lahat, ang pasabi po sa akin ay ganito. Mahal na Pangulo, magandang hapon po sa inyong lahat. Pinabigkas po sa akin na maraming salamat sa mga ginagawa ninyo sa mamamayang Pilipino na pagsubaybay. At tuloy-tuloy na hindi mapapatid ang lahat ng biyayang ito na ginagampanan nyo. Iyan po ang bigay na letra ng mahal na Panginoon sa inyo, mahal na Presidente Bongbong Marcos Jr. Bumabati po sa inyo si Mother Pauline ng kawalang katapusan na maging maligaya ang yugto ng buhay sa magandang batas patakaran ng mahal na Panginoon para sa mga tao. At gari akin na yung paano, Musan. At lalo-lalo na yung sa... Ano ito? Yung sa dumi ng mga bata. Langis? Akin na yung ano yung pito. Ito pong pito? Hindi, yung ano yung bote. Ang bote? Sandali lang po. Muling magandang hapon po sa inyo. Kasi ito po sa mga batang hindi madumi. Na kapag po may dumi na, nag-iisip na po kayo na kung ano-ano ipakabit sa anak ninyo para matae. Bumili po kayo ng ganito, na labatibadi baby po ito, maliit. Ngayon, lalagay niyo po ng tubig hanggang doon kung gusto niyo lang eh. Isusok-sok niyo po ito sa puwet. Pagkatapos po, lalabas na po yung dumi na matitigas ng bata. Yung pong bakterya sa ihi ng bata, lalabas din. Kaya ito po, ito ang aking dinala ritong paliwanag sa Baguio. Maraming taong mga batang kawawa na hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Kaya kung ito man ay pinaliwanag ko, ito, lalagyan nyo ng tubig or langis, ipipisilin nyo sa puwet. Ayan.
Pag ito pinasok nyo, lalabas na po ang dumi ng bata. Gari, gari. Bilang ako rin lang ay nautusan ng mahal na Panginoon, susundin ko na po ang lahat ng sinabi ito. Si Mother pa rin ay naririto sa Baguio, nananawagan din sa buong kapuluan na lalo-lalo na yung mga nasa kulungan. Pagsikapan po naman sana na matulungan kung matutulungan sa madaling paraan, eh huwag nang pahabain. Kaya kung kayo man ay nakikinig sa bawat sulok ng daigdig, ang aking pananawagan, ang pagsubaybay ng ating mga namumuno, lalo-lalo na sa justice, mga kapulisan, hanggang barangay, pagtulong-tulungan, sana ang lahat ng reklamo na ipinaramdam ng Diyos dito sa kay Mother Paling ng Bulacan. Subaybayan ang lahat ng nasa kulungan dahil hindi naman nararapat na habang sila eh may buhay, nakakulong, na walang nasisilip kundi puro kadiliman. Kaya kung ako man po eh nagpahayag sa inyo, napakaganda ng aking layunin para sa tao na binaraso ko na pumunta rito para magpaliwanag sa inyo sa kapakanan. At iyahabol ko rin mga tagasunod ko, huwag niyong pababayaan ang ngipin ninyo kapag nagkaroon sa loob ng impeksyon. Puro cancer ang sakit na nakikita. Kaya ang aking hakbangin dito ay tungkol sa mga karamdamang cancer para maiwasan. Lagi niyong ipache-check up kung ano ang nararapat na gawin. Huwag niyong pababayaan ang karamdaman. Mientras maliit pa lang, mahahabol ninyo. Bakit niyo kaya palalalain? Ang paglalahad ko na ito, hindi ko alam. Dahan-dahan lamang binubuksan ang bibig ko para makapagbalita sa inyo, para sa inyong kapakanan na hindi nyo malilimutan na inulit ko ang Inang Birhen nakatayo sa lugar ng Baguio na sasanggunian nyo ng inyong karamdaman, hihilingan nyo, dadayuhin nyo para ang lahat ay magkaroon kayo ng liwanag ng isip. At ang pagyaman ng inyong sarili, hindi pera ang inyong ipupundar, kundi ang puhunan na pagpapunta sa kabilang buhay. Tanging ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng ito. Ano pa at sinilip ni Madat pa rin ang lahat ng pakaliwa at pakanan. Lalo-lalo na sa lahat ng karamdaman, pag-iingatan ninyo. Hindi masama ang magkonsulta agapan nang wala kayong pagtitipsan. Kaya ako po, tumayo rito. Nagpapasalamat po ako sa Inang Birhen sa pagkaanyaya niya sa akin na ako naman ay sumunod para ang lahat na ito ay aking maitagpos sa kadahilanan sa buhay na hiram ko. Marami rin po akong katanungan sa ginagawa kong ito na bigay ng Diyos sa pamamaraan. Kaya darating po ngayon ang ating mahal na araw na tayo parang ibong malaya na kung saan natin gustong pumunta. Binigyan tayo ng laya ng Diyos. Kung bagamat nagdaan tayo sa peligro na COVID-19, ngayon naman ay aliwalas na ang ating daigdig na tanging ang Diyos ang kausap natin sa lahat ng bagay. Hindi ko po malilimutan, Inang Birhen, ang pagkapunta ko dito, at lalo-lalo na binabati ko po ang mga tao sumusunod sa akin na huwag kayong masisiraan ng pag-asa.
Lagi lang kayong tutok. Naririto ang biyaya ng Diyos na susubaybay sa atin. Bibigyan tayo ng sapat na ikabubuhay, sapat ng kalayaan ng isip at puso. Kaya, bumabati po ako ng maligayang araw sa buong kapuluan. Magandang hapon po. Tanging ang Diyos po ng ating kapanig. Salamat po. Babay na lang po sa lahat ng mga nanonood at makakakita ng aking pinuntahan dito sa Baguio na bigay mensahe ng ating Panginoon na kung anuman ang dadating sa inyong isipan, kayo na po ang bahalang umatol sa inyo narita. Magandang hapon po. Babay po. Ano na ba? Ano na ba?